Idinaos gabi-gabi sa Philippine International Convention Center o PICC sa Pasay City ang seminar series na Project Manila 3. Sa pangunguna ng Central Luzon Conference of the Seventh-day Adventist Church, ito ay nagsimula noong February 11 at magtatapos bukas, February 17, 2024. Alamin kung paano ito nagdulot ng inspirasyon at pagpapala sa buhay ng mga nagsidalo sa balitang may pag-asa ni Myra Jim Tanyedo. Sa inisyatibo ng Central Luzon Conference, nailunsad ang isang linggong seminar na nagbibigay diin sa kahalagahan ng pakikipagrelasyon kay Kristo. Ito ang Project Manila 3 na ginanap dito sa Philippine International Convention Center, Pasay City. Ang seminar na ito ay pangatlo na sa programa ng Project Manila na patuloy na ginagamit sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. Ayon kay Pastor Lee Venden, ang naging tagapagsalita rito, upang tayo ay lumago sa ating buhay Kristiyano, tayo ay kinakailangan na maging mas malapit kay Kristo. I am so excited to be part of this wonderful meeting where people are coming together to look at Jesus and draw closer to Him. It's just an inspiration to me. You know, that's what I'm here for, is for us to just draw closer to Him, get to know Him better with every passing day. And if there are things we can do that can help us grow daily in our personal walk with Jesus, then that's what we want to focus on. Dinaluhan ito ng mga libu-libong mga katao mula sa iba't ibang lugar sa teritoryo ng Central Luzon Conference, kasama dito ang mga kaibigang regular na sumasama sa mga Bible study at care group activities. Na-invite po kami ng kapitbahay namin, saka nagba-Bible study po kami. Nagpapasalamat po ako na may nakahikayat sa akin na ganito. Dahil po sa pagsasama-sama ko, nakipagkikinig sa kanila, parang naluluwagan po ang kalooban po. Natutunan po namin na paano mapalapit sa Diyos. At kailangan po ito tanggapin natin ang taos puso, maluwag sa ating puso, sa ating dibdib, dapat maunawaan natin. Lahat ng parte ng ating buhay ay dapat nating tanggapin ang Panginoong Hesus. Nagbigay suporta rin si Pastor Gerardo Cajobe, ang North Philippine Union Conference President at Mayor Imelda Rubiano ng Pasay City sa aktibidad na ito. Nagpasalamat naman ang Presidente ng Central Luzon Conference na si Pastor Efraim Parulan sa lahat ng mga tumulong upang maisakatuparan ang Project Manila 3. On behalf of the administration of Central Luzon Conference, ay nais ko pong magpasalamat sa lahat ng mga sumuporta dito po sa Project Manila 3. Sa lahat ng mga field pastors, mga manggagawa, sa mga iglesia ng buong Central Luzon Conference, at sa lahat na in one way or another ay tumulong para matiyak na magiging matagumpay, maraming salamat po. Akin pong iniisip na ang Project Manila 3 ay magiging isang magandang daan upang ating mapaunlad ang ating relasyon sa ating Panginoong Hesukristo. Because I believe that our relationship with Jesus is everything. Sa pagtatapos ng Project Manila 3 Seminar Series sa Sabado, February 17, idinadalangin ang pagkakaroon ng masidhing pagdanais ng bawat isa na magkaroon ng maunlad at masiglang pakikipagrelasyon kay Jesus araw-araw. Layuning maghatid ng balitang mayroong pag-asa, Myra Jim Tanyedo nag-uulat para sa Hope Today and PUC News.